Okay, so start na tayo again sa continuation ng multi-pressure system. But ngayon, ang type naman natin ng multi-pressure system is two compressor, so dalawang compressor, may high saka low, and one evaporator. So ito yun, isang evaporator natin. And then meron tayong flash tank intercooling. Okay, so ngayon, dinetail ko na yung given. So, hindi ko na mapasahin yung problem. So, given na ang inano ko sinulat ko dito. Okay? So, ang refrigerant natin dito is R134A. Okay? So, kukuha tayo ng mga data dun sa R134A. Then, meron tayong temperature ng evaporator, which is negative 15. Negative 15 dito. Okay? Negative 15 degrees Celsius. And yung pressure ng condenser natin is 1,800 kPa or 1.8 megapascal in this table. Then, next is yung binigay din yung intermediate pressure. Pero kung hindi ibibigay yung intermediate pressure, so ganito lang yan, PIM is equal to square root ng pressure evaporator multiplied by pressure condenser. So, yan lang yan. Diretso lang yan. So, kung wala. Pero since binigay natin 700 dito. So, ibig sabihin, ang pressure na nakadikit dito, kung ano mo, 700 din dito, 700 din dito, so ito, 700 din. Lumigit siya sa 700, ito 700 din. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng didikit dito sa flash tank intercooling, meron tayo pressure na 700. But, iba-iba lang ng phase change. So, dito vapor. Dito, lalagay dito is vapor din. Then, ito naman, liquid. So, yan yung mismong ano natin. So, 700 ang given natin sa P-intermediate. Then, nagbigay tayo ng, sa problem, binigay yung volumetric ano flow rate. So, volume flow rate ng refrigerant natin at 0.1. Okay? So, at 0.1 refrigerant natin, which is equal to 0.016 cubic meter per second. And then, ngayon, hinahanap dito is yung mass flow rate ng 0.1. Okay? So, 0.1. Then, second one is yung mass ng 0.3. Itong point na to. Okay? Then, hinahanap naman is yung Q evaporator or yung refrigerating capacity ng evaporator natin. Then, next is yung power ng compressor natin. So, dalawa yan. Isa, pag-a-add mo lang yan. So, summation ng, ano natin, power ng compressor. Okay? So, P low plus P high. Okay? So, yan lang ang makukuha natin P total. Okay? Then, next is CCOP. So, COP, makukuha natin yan. And then, si HRR. Okay? Or heat removal rate. Okay? So, ngayon, i-ano ko muna. I-explain ko muna ito kung ano yung mga numbering system nito kung saan tayo mag-uumpisa. So, first, dito muna tayo mag-uumpisa sa evaporator. So, may lumabas dito na, ano, vapor. So, tatawagin natin yan, 0.1. Okay? Then, pumasok sa compressor, low compressor. Then, lumabas siya at 0.2. So, tatawagin natin yung 0.2. Okay? So, heated vapor na yan. And then, pumasok siya dun sa flash tank intercooling natin. So, dalawa yan, flash tank intercooling. Pag flash tank intercooling, it means meron tayong flash gas na lumabas dito. And then, may lumabas dito, ano, yung intercooling liquid. Dito. Okay? So, liquid yung lumabas dito. So, ito, pagkatapos niyan, siyempre may lalabas dyan na vapor, okay? Vapor content or properties ng natin dun sa flash tank intercooling. So, 0.3 yan. Okay? Nilabas yan kasi wala namang silbi yan dun sa refrigerating ano natin, effect natin or refrigerating capacity. Kaya nilabas siya at inupunta siya sa compressor at high compressor naman. So, papasok siya dyan, didiretso siya dito sa condenser. So, pag pumasok na sa condenser, ito ay superheated na. So, pag superheated, papalamigin niya ng condenser. So, dito, meron tayong 0.5.
So, magiging liquid na yan paglabas yan dito. Okay? Then next is dediretso siya sa expansion valve. So, function ng expansion valve is to regulate the pressure, the flow, regulate yung natin temperature. So, mangyayari, same lang rin yung papasok dito. So, ibig sabihin, ito 6.6. So, kung ano yung lumabas din dito, 0.6 din yan. Okay? Kasi parehas lang eh. Okay? So, ibig sabihin, 0.6. So, ito yung kukonsider natin. Ito yung sa flow switch. Okay? Sa ano natin? Tawag dun, pagka nagkaroon na napuno, susaka siya o mag-open. Okay? The next is ito. So, since meron tayong intercooling liquid na lumabas, so ito naman yung 0.7 natin. Okay? Papunta sa expansion valve. So, si expansion valve, pupunta siya dun sa ano? Ay, si 7, pupunta sa expansion valve. So, same lang yung ano natin, yung magiging enthalpy. But, pressure will be low. Okay? Mababa yung pressure. Okay? Kukontrolin yung temperature, kukontrolin din yung pressure, so bababa yan. And then, papasok siya dito sa ano. So, ito, malamig na to. So, papasok siya dun sa evaporator natin or cooling space na tinatawag. So, dadiretso siya dun. And then, circulate ulit siya. So, another process na naman. Okay? So, ganun yung naging concept niyan. Okay? Okay, so, okay na tayo dyan. Ngayon, gagawin natin is ito, dito tayo mag-energy balance tayo dito sa point na to. Okay? Ito. Okay, sa pre-intercooling. So, ito yan. Lilinawan natin. Dito na lang. Ayan. So, may pumasok dito. Ito yun yung point 2. So, therefore, H2 yan. H2, may katumbas siyang mask na M2. Okay? Then, next. So, since pumasok siya, so may lalabas dito na H3. At may kaakibat yan na M3. Okay? So, ito yung flash tank intercooling natin, ha? FTI, ha? Okay. Then, magkakaroon tayo ng ano dito, may magpapasok na enthalpy, which is 6H6, na may M6. May katumbas na M6, okay? Energy balance. And then, lalabas dito, si H7, na may katumbas na M7. Okay. So, analysis tayo. I-analyze natin yung problem. So, from here, ang lumabas dito M7, pumasok dito M8, lumabas dito M1, lumabas dito is M2. So, therefore, isang circuit lang yan. O, di ba? Isang circuit lang. So, therefore, kung i-analyze natin yan, so, si M7 is equals to M8, is equals to M1, is equals to M2. So, yan pala yung ano natin. I-consider natin na parehas yung mga mass niya. Okay? Na lumabas. Kasi cycle lang siya eh. Okay? The next. So, since, andito na tayo sa, ano, ito. Itong M3 natin. So, M3, cycle ulit yan. Isang cycle yan. Okay? So, M3, lumabas M4. Lumabas M5. Then, pumasok si M6. So, therefore, ito pala siya. So, si M3 ay equal sa M4 is equals to M5 is equals to M6. So, ayan naman yung consideration natin sa pangalawang, ano natin, pangalawang cycle natin. Okay? Circuit. Pangalawang circuit. Ito, first circuit, second circuit. So, okay na. Okay na tayo dyan, ha? So, dito naman na tayo mag-ano. Gagawin natin is mag-energy balance tayo dun sa flash tank intercooling. Okay? So, ito. So, FTI, flash tank intercooling, energy in, is equals to energy out. Okay? So, ano yung lahat naman pumasok? Dalawang pumasok. Okay? So, therefore, H6 multiplied by M6 plus H2 M2. Okay? Is equals to lahat ng lumabas. H3, H7. So, H7 multiplied by M7 plus H3 multiplied by M3. Eh, sabi nga natin, di ba? Si M6 saka si is equals to M3. So, pwede ba natin palitan to? Palitan natin ng 3. Okay? M3. Para dun sa hinahanap natin. Okay? Si M2 naman ay equal sa M1. O, diba? Sabi. So, palitan natin yung M2 na M1.
Okay, para mas maganda. Okay? Magkaroon tayo ng tawag doon na process of equalization. Okay? So, dito. So, sa 7, sa ano naman? Ito sa M7 ay equal sa M1. So, gagawin natin M1 yan. Ito naman sa M3, M3 pa rin. Okay? So, combine similar term. So, i-combine natin to. So, tatranspose muna natin. Okay, so ito, since ito ang mataas na enthalpy, okay, doon natin tatranspose. So, therefore, H3 minus H6, okay? So, ito, tinranspose ko doon, okay? Multiplied by M3. Okay, so yan na yung pangalawa natin. So, tinranspose natin dito. So, ito naman si M7 ang itranspose natin. So, transpose natin doon sa kabila. So, andito na si H2. So, H2 minus H7 multiplied by M1. Okay? So, therefore, meron na tayong equation 1 natin. Okay? Para makuha yung mga mass. So, ito, si, ano natin, si M1 natin is makukuha natin by means of ito. Okay? Okay, so, binigay yung flow rate natin. Okay, volume flow rate. Okay, alam naman natin ang equation yan. So, since meron tayong volumetric flow, okay? So, ang mangyayari dyan is volumetric flow is equals to MR multiplied by DR. Okay? Or yung M1 natin, M1 multiplied by specific volume at point 1. Okay? Kasi kung ito, kilogram per second, ito naman ay cubic meter per kilogram. So, magka-cancel yung kilogram-kilogram. So, parehas lang unit. Okay? So, ito yung magiging formula mo. Okay? So, M1 multiplied by specific volume at 0.1. So, meron tayo na ito. So, divide mo lang yan para makuha si M1. At the same time, so meron tayo na ito, makuha mo na lahat ng mga value na yan, so, makukuha mo si M3. Okay? And then, tuloy-tuloy na yung ano natin, yung pag-solve ng mga problem. Okay? So, ibibigay ko yung separate na solution dito, dun sa, ano natin, dun sa WordPad. Okay? So, kita-kits na lang dun. Okay? Bye-bye! Okay guys, so now, start na tayo dun sa, ano natin, sa problem natin. So, sinulat ko na dito yung mga given. So, ang given natin is, temperature evaporator wherein meron tayong negative 15 degrees Celsius and then P condenser which is 1800 kPa, so masyado mataas, and then P intermediate or yung intermediate pressure natin which is equal to 700 kPa, and then may binigay na volumetric efficiency ay volumetric flow rate or flow rate natin ng refrigerant 0.15 cubic meter per second. So required nito is yung mass ng refrigerant dun sa first circuit. And then, M3, which is yung mass ng refrigerant at circuit 2. Okay? So, since meron tayong ano dito, given, so ito na yung mga katanong. M1, M3, then Q evaporator, and then yung P compressor, yung total power ng compressor, dalawa kasi yan. Okay? And then, COP, and then HRR. So, first, ang gagawin natin is iyan muna natin na tawag doon. I-drawing muna natin yung pH diagram nito. Okay? So since alam na natin yung equipment arrangement, so kanina na ano ko na. So i-ano ko lang muna. I-drawing ko lang ulit. So ito yung ano natin, yung condenser. Okay? Condenser. Then meron tayo dito ano, compressor. Okay? May compressor din ulit dito. Okay? Then, meron tayong intercooler. Okay? So, flush tank intercooling. So, lagay dito, FTI. FTI. Flush tank intercooling. Then, meron tayong isang evaporator dito. Okay? Evaporator. Okay? O, comp na lang, comp. Comp low. Tapos ito, comp high. Okay, high. Tapos, meron tayong mga connection dito na expansion valve. May expansion valve din dito. So, ito ko connect yan dito. Then, magkaroon tayo ng connection dito.
Ito naman ay dediretso dito. Then here, kukonekin dito. Okay, then ay dediretso dito. Then meron tayong gate valve. And then meron tayong ano dito, yung flow switch natin. Okay, flow switch, okay. Then here, itong si compressor natin is papasok dito. Okay, then ito naman ay lalabas dito sa ano natin, pasok dito. Pala yung direction, okay, paganyan na lang, direction na natin dito. Then ito, kukonekin dito sa compressor. So, ayan, kompleto na natin yung given. So, ito pa pala. Ito pala na kukonek. Okay, connect natin. Okay, so, connect. So, ito yung point 1. Ito yung point 2. Ito yung point 3. Ito yung point 4. Point 5. Since, bias lang sila ng dinaanan na expansion valve. So, ano yan? 6 ito. Ito 6 din. Okay, so parang may mali tayo dito. Okay, na drawing. So, ito erase muna natin to. So, ulitin natin dito. Okay. Dapat diretso yan dito. Okay. So, andito yung expansion board natin. Dapat yan sana. Hindi yung before. Okay. Tama, ayan na. Ayan na yung drawing natin. So, okay, kompleto na tayo ng drawing. So, ito 7. Ito ay 8. Okay? So, ngayon, i-drawing ko naman yung pH diagram. So, kanina na-drawing na natin dito lang for formality lang na i-drawing natin yung mismong ano. Okay? pH diagram. Ang tayo dito, 1. Okay? Okay, 1. Circuit, second circuit, ito. Okay. Okay, so ito yung point 1, point 2, point 3, ay hindi, point 4, point 3 dito sa loob. 3, 4, 5, and 6, 7, and 8. Dito, ang dumadaloy na mas dito is M1. Ito, dumadaloy na mas dito is M3. Okay? So, okay na tayo dyan sa ano natin? Mismong ano natin? So, dadako na tayo dun sa computation natin. Okay? So, ito, pH diagram, tatandaan, pH diagram. Okay? So, palitan natin ito ng tinta. Okay? Okay? So, dapat black na. Okay? So, dito tayo. So, since ang temperature, ang pressure natin dito is aabot ng 1,800 kPa, so, anong gagawin natin? Kasi, kung titignan natin dito sa table, okay, table ng, ano natin, property table and charts, so, lumalabas dito, kung titignan natin sa superheated table, ang pinaka-maximum niya lang sa superheated na given, or yung mismong na-calculate dito, is 1.6 lang. Nasa yung 1.8. So, ibig sabihin, nag-exceed na siya. Hindi na siya, ano. So, ang gagawin natin dyan is hindi natin to gagamitin kasi masyadong hindi kompleto yung given niya dito. Hindi umabot ng 1,800. Okay? So, ay 1,800. Pero dito sa pressure table, kung papansin ninyo, pinaka-maximum niya is 3,000. Okay? Dapat kompleto yan. Kung gagawa siya ng table, dapat kompleto. Pero, may iba tayong technique na gagawin dyan. Okay? So, gagamit tayo ng superheated, yung walang superheated na table. So, gagamitin lang natin is super, is yung saturated table na makukuha natin sa ASHRAE table. Okay? So, ito yung thermophysical properties ng refrigerant natin sa R134A. Okay? So, gagamitin lang natin ito lang mismong table na to. Kasi, meron na siya mga value ng CP, yung ano natin, specific heat at constant pressure. May K din siya, yung CP over CB. May entropy, may enthalpy, may volume, may density. Okay? So, dito, kung mapapansin mo, okay na. Given na lahat. Okay? So, ang gagawin natin,
is kung bitinan natin yung mismong problem, okay? So, umpisa muna tayo. So, andito tayo sa point 1, wherein, si, anong pressure mo ba dito? Hindi pala pressure, temperature pala dito. So, temperature at negative 15 degrees Celsius. Ito naman, pressure at 700 kPa. Okay? Ito naman ay 1,800. So, napakataas ang ano natin. So, mamaya ipoprove natin yan na tama yung pressure din dito. Okay? Na given. Okay? Na binigay. Then, ngayon, is, kumbina natin sa H1 will be equal sa Hg at negative 15 degrees Celsius. Okay? So, punta tayo dito sa ano? Sa table natin, property table. So, negative 15. Hanapin natin negative 15, yung temperature. So, lumalabas, negative 15, wala. Nandito tayo sa 16. Pagkita ng 16, and then 14. So, ang gagawin natin, is-interpolate natin. Dito sa highlight na to, okay? So, punta tayo dun sa calculator. So, Casio calculator tayo. Ano, Casio. Okay? Okay, so, ito na yan. Okay, so, calculate natin dito. Okay? So, ito yung lumalabas na, ano niya, okay, value. So, punta tayo sa mode 3-2. Mode 3-2, linear. So, lagay natin yung temperature na negative 16, saka negative 14. Okay? Then, yung mismo enthalpy natin, yung Hg at vapor. So, ito yon. So, kung take note nyo dito, take note nyo, masyadong mataas ang value ng vapor natin dito sa ano, enthalpy. Compare dito sa table natin. Okay, hanapin mo yung negative 15 dito. Hanapin natin. So, negative 15, kung mapapansin mo, ayan. So, lumalabas dito, ang value mo dito na Hg is 200 lang. So, masyadong mababa ang pagkakatest nila dito. Okay, pero mas okay itong sa ASHRAE. Kasi kung kukunin mo man yung difference, is parehas lang rin ang makukuha mo. Okay, so ito. Dito na tayo, interpolate na natin yan dito. So, ito, 389.02, then 390.24. So, easy natin, shift, start, regression, then 5. Kasi 5 yun, ay y yun nawawala. Then, negative 15. Negative 15 yung temperature. So, therefore, ito na yung, ano natin, value natin. Okay, so, lagay ko na dito. Negative, 389.63. Okay? 0.63 kilojoules per kilogram. Okay. So, ngayon, ano pa kasama natin i-consider? Si S1. So, si S1 ang kailangan natin i-consider. Okay? Since, meron tayo ditong S is equals to S2 constant, diba? S1 is equals to S2. So, nagkaroon tayo ng entropy dyan. Okay? So, ang gagawin natin, hindi quality, ano tayo, kasi nga, pag quality method ang gagamitin natin, masyado siyang approximate yung value. But, kung gagamitin natin yung specific heat, or yung value ng mga temperature dito, so, mag-arrive tayo sa tamang sagot. Okay? So, ulit natin dito. So, punta na tayo dito, interpolate ulit natin. So, interpolate natin yung S, yung entropy. So, ito entropy. So, balik tayo sa data. So, shift, start, data. Then, lagay natin dito 1.7379, then 1.7363. Okay? Then, AC ulit, recall. Then, okay. So, ang lumalabas dito is 1.7371. Wherein, ito yan, Sg at negative 15 degrees Celsius. So, 1.7371 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Then, next. Since may condition ka na nato, so, ngayon, ang kailangan natin ano dito, properties dito, is yung temperature 2. Temperature 2 at superheated. Okay? So, dapat hanapin natin yan at this 700 kPa. So, tumapat siya sa pressure ng 700 kPa. Okay? So, ibigay ko muna yung formula. So, meron tayong condition, S1 is equals to S2. So, therefore, yung magiging S2 mo is equal sa S1. So, lagay natin dito. Okay? Lagay natin.
So, S2 is equals to SG2 plus, gagamit tayo ng pure thermodynamics formula, plus Ct ng vapor, kasi andito tayo, dito sa line na to, itong point na to, saka point na to. Okay? Then, multiplied by Ln ng temperature ng superheated to all over temperature ng vapor at 2. Okay? Ito, dapat absolute value yan. Okay? So, since may given na tayo, so ilagay natin dito, dito na natin i-compute. Okay? So, ito, 1.7371 is equals to SG2. So, si SG2 ang kailangan natin hanapin. Okay? So, interpolate muna natin yan gamit yung 700 kasi nasa 700 tayo eh. Okay, kung papansinin mo, 700 ka. Okay, pumatong sa 700. Punta ka sa 700 naman na pressure. So, convert mo yung 700 into megapascal. So, 0.7 na lang. So, hanap kang 0.7 dito na malapit. So, ito yon. Okay, yung highlight na to. Okay, so, kailangan natin mahanap yung mga value ng... Okay, so, lagay ko dito. Kailangan natin mahanap yung value ng SG2. Then, HG2. So, lagay natin dito. H dapat yan. HG2. Okay? So, yan yung mga kailangan natin mahanap. At the same time, yung vapor. Okay? So, Cp ng vapor, 2 dapat to. Okay? So, lagay natin 2. Okay? So, 2 din dapat to. Kasi nandun tayo sa point 2. Okay? Then, yung temperature TG2. Okay? So, yan yung kailangan natin hanapin. Apat ang hanapin natin. Okay, so punta na tayo sa natin. Okay, so interpolate natin. So, dito tayo. So, shift, start, data tayo. Palitan lang natin ng mga value. Dito muna tayo sa pressure. Kasi yan yung magiging basis natin. So, 0.68543. Then, 0.72688. Then, hanapin natin yung mismong HG. HG muna. HG at 0.2. So, ito yun. So, lagay natin 412.84, then 413.84. Okay, so shift, then AC, anong recall ulit tayo. Pero ang lalagay natin dito is yung mismong 0.7 megapascal or 700 kilopascal. Okay, so lumalabas ang value natin is 412.84. Bakit ganun? Magkalapit lang. Okay, so, yan na natin. Data ulit natin. Bakit ganyan? Okay, so, okay. Ito kasi, 0.72688, okay? So, recall ulit tayo. Doon, okay? So, lumalabas is 413.1915. Okay, so, lumalabas 4. Okay, dito natin lagay. 4 ano? Anong calculate 413.1915. So, ayan na yan. Okay? So, erase muna natin to. Okay? Okay, so ayan. Okay na. Lagay natin. Anong unit? Kilojoules per kilogram. So, lagkunin naman natin yung value ng ano natin, ng S2. Kasi S2, makukuha din natin sa table. So, sa S2, ito yan. Okay? So, palitan lang natin ang value. So, shift, start, data. Lang ulit tayo. Then, palitan natin ang value dito. So, ito. Itong portion na to. Okay? So, si 1.7. Gawin natin. Okay? So, 1.7, 1.7, 159. And 1.7, 152. Okay? Then, AC. Recall ulit. Then, okay. So, 1.7157. Okay, lagay natin dito. So, ayan. Saan na yan? Di pala to. Okay, 1.7157. Kilojoules per kilogram Kelvin. So, si Cp naman ng vapor at 0.2. So, kunin natin yan. Okay. So, ito yun. Ito yun. Ayan. Dito. Specific heat. Tapos, vapor na.
Okay, so dito tayo sa 1.038. So lagay natin dito. Ano lang tayo, shift start data lang ulit tayo. Then lagay natin yung value niya. So 1.0 ito, 0.38 then 1.052. Okay? Then AC shift start data. Ay, ano ulit? Recall na lang pala, recall. Then equal. So 1.0429, 1.0429. Okay? So 1.0429. Anong unit? Kilojoules per kilogram Kelvin. So parehas lang yan. Then temperature 2 naman tayo. Temperature 2, yung TG 2 natin sa vapor. Okay? Yung nandito. Okay, temperature dito. Okay, saturated dito. Okay? Okay, so ilagay natin. Okay, so na yung calcule. Okay, so shift start data ulit tayo. Shift start data. Then ilagay natin dito is 26, then 28. Yun yung temperature dito, okay? Then AC, recall. Recall lang natin, okay? Then, okay. So ito na yan. So 26.7703. Okay, so 26.703. Okay, tama ba? Ulit. Okay. So, degree Celsius. So, yan yung temperature niya. So, ngayon, makukompute na natin to. So, lagay lang natin lahat ng mga value. Okay, so dito, SG2. SG2 is 1.7157 plus CP is 1.0429 multiplied by LN ng nawawalang TS2 plus 273. Lagay natin dito. Then 26.703 plus 273. So ngayon, shift calculate lang natin yan. Okay, so dito tayo. Okay, so lagay natin dito. So punta ulit tayo sa mode 1 naman na. Mode 1. So lagay natin 1.7371 is equal to. So shift equal, equal pala. Alpha equal. Then 1.757 plus yung ano natin CP, okay, okay, 1.0429 then LN, LN tayo, LN ng temperature, okay, X na lang, lagay natin X plus 273 then 26.73 plus yung 273, okay, so close ulit natin, then shift start, shift calculate, okay. So, lumalabas is ilan? Ilan ng X mo? Value ng X. Okay? So, itong lumalabas na temperature natin. So, temperature S2 is equal to 32.919163 degrees Celsius. So, therefore, ito yung temperature dito sa superheated natin. Okay? Ito. Ayan. So, lumalabas 32.9163 degrees Celsius. So, meron kang temperature dito. Okay? So, makakuha namin si H2 gamit yung formula. Okay? So, H2 will be equal sa HG2 G2 plus CP 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 D2 multiplied by temperature S2 minus SG2. Okay? So, substitute natin. Meron na tayong value for 19.15 plus yung CP natin 1.0429 then multiplied by 32.9163 minus yung natin temperature saturated sa 26.703. So calculate natin yan. So H2 will be equal sa, okay, so medyo mahaba lang siya, pero worth it to kasi tama yung process natin. Okay? 1915 plus 1.0429. Okay? Then, 32.9163 minus 26.703. Okay? Okay, so ito yan. Okay. So, 419.6714. Okay? 14. So, yan yung value natin ng ano natin, H2. Okay? Nakuha na natin. Okay? So, H1, ito na.
Okay? Then si proceed naman tayo sa H3. So si H3 makukuha natin 'yan by means of Hg at 700 kilopascal. Okay? So since nakuha natin 'yan, ito na rin 'yan, di ba? Si Sg to mo is equal din pala sa Sg, okay? Hg. Okay? So may value na tayo agad. So 413 pala 'yan. 413.1951. Okay, 15 pala. Then meron din tayo si Sg2. Ito 'yan, di ba? Nakuha na natin ulit. So si S3 pala, si S3 will be equal sa Sg2, tama? Nandun siya sa 0.2, nandun sa ano siya nakalagay, di ba? At 700 kPa. So nakuha din pala natin. Direkta na. So 1.7157 kilojoules per kilogram Kelvin. Kilojoules per kilogram. Nakuha natin. Yun na rin pala yung value. Okay. So next is kukunin naman natin yung condition ng ano. So S3 is equals to S4. Okay. So kasi kukunin natin si H4. Ito na yun. Itong line na to. Okay. Itong line na to. Saka line na to. Okay. So pupunta tayo dun sa 800 kilopascal. Ay, 1,800 kilopascal. So punta tayo sa table. Hanap tayo dito ng 1,800 na katabi. So, ito yun. Okay? So, ayan yun. Yung highlight na yan. Highlight na blue. So, iyan na natin. Okay? So, doon ulit tayo sa ship stat data. So, ganun ulit ang magiging concept ulit natin. Hanapin naman natin yung value ng nasa 0.4 ka. So, SG4 saka HG4. Then, CPV4. Then, TG4. Okay? So, the same process lang rin ang gagawin natin. Okay? So, hanapin muna natin to. Si SG. Si SG muna tayo. Okay? So, lagay natin yung pressure. Kasi may pressure na tayong given. So, ship mode, ano pala? Ano pala? Mode 3-2. 3-2. Then, lagay natin dito 1.76. 2028, then 1.867. So, kasi, yan yung magiging basis natin. So, puna tayo dun sa entropy muna. Okay, so ito yung entropy mo. Okay, so ito. Yan. Okay, so 1.7. Sabihin natin 1.713. Then, 1.7. Saktong 1.7, ha? And then, lagay natin dito AC. So, shift, stat, data, then Y bar. Then lagay natin dito is yung 1.8. Okay, so 1.8 megapascal. So therefore 1.707. So lagay natin dito. So yan yung enthalpy na entropy natin 1.7007 kilojoules per kilogram Kelvin. O, si SG4 naman tayo. Okay, so si SG4. Okay, so ito na yon. Itong portion na to, ayan, enthalpy vapor, ayan, so, lagay natin, so, shift, ulit tayo, dito tayo sa shift, stat, data ulit tayo, napalitan natin ng value, then 427.14, then 427.61, okay, so, AC, recall, okay, yun lang yun, then 427.3484, okay, 427.3484 kilojoules per kilogram Kelvin. So, si CPV4 naman tayo. Okay, so balik ulit tayo dun. So, ito yon portion na yon. Okay, CP, ito yon. CP, yung line, ito, 1.42. Okay, dito natin. So, AC, shift, stat data ulit. So, palitan lang natin to. Gawin natin 1.422 then 1.461. Okay? So, AC recall. So, 1.4393. Okay? Natin 1.4393 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, so yan yung unit. Then, TG4 naman tayo. Si TG4, 62 sa kasi 64. Okay, AC, shift stat data,
then 62 saka 64. Okay, then AC, recall ulit. Okay, equal. So 62.88. Okay, 62. Masyadong mainit 'yun ah. 62 point no. 8868 degree Celsius. Okay, so dyan makukumpute natin si temperature 4. Okay, temperature 4 ng superheated. Okay, so so S4 will be equal sa SG4 plus CP ng vapor ng 0.4 then LN ng TS4 all over TG4. Okay? So, substitute the value. Okay, so lagay natin dito 1.7157. Yun yung S4. Ito yun. Itong value na to. Okay, so equal to 1.7007 plus yung ano natin CP 1.4393 multiplied by LN ng temperature S4 plus 273 dapat absolute all over 62.8868 plus 273. So calculate ulit natin yan. Okay, calculate. Then AC ulit tayo. AC ship stat ba't nag-stat tayo? So mode 1 ulit. So mode 1 lagay lang natin dito 1.7157 is equal to alpha equal 1.7007 plus 1.34393 multiplied by LN then temperature ng X na yung nawawala plus 273 plus 273 yan yung baba ulit tayo 62 pala 8868 plus 273 then close. Then, shift, solve. Shift, solve na tayo. Shift, calculate. So, lumalabas ang temperature natin dito is, okay, so, kunin natin yung value ng X. Okay, value ng X. So, 6640, so, temperature 4, ng S pala yan, may S, is equal to 66.4056 degrees Celsius. Okay? So, ngayon, compute na natin si H4. So, H4 will be equal sa HG4 plus CPB4 multiplied by temperature S4 minus TG4. Okay? Is equal to. So, lagay na natin value na ito. May value na tayo na ito. Ito na yun eh. Okay? So, lagay natin dito 427.3484 plus CP 1.4393 multiplied by 66.4056 minus yung TG4 which is equal to 62.8868. So ilang kaya yan? Ilang kaya yung okay, computein natin. Okay, para makita. So, 427.3484 plus yung ano natin, 1 CP, 1.4393 multiplied by 66.4046 minus 628868. Okay? O, bakit ganito? Wala kasing point to. Okay, point natin. Okay, equal. So, lumalabas ang H4 natin. H4. So, dito na natin i-equal. So, lumalabas is 432. 432.413 kilojoules per kilogram. So, yan yung H4 natin. Okay, solve na. Solve na tayo. Okay. Then, next. So, next in line. Si H5. Kasi H5 muna. Kasi H5 natin ay makukuha by means of HF at 1,800 kilopascal.
Okay? Wherein, si H6 ay equal sa H5. Okay? So, kunin natin dito sa table ulit. O, punta tayo sa table. Hanap tayo din ng 1,800. So, ito na yun. Ito rin yun, di ba? Yan din yun. 1,800. Then, kunin natin yung HF. So, ito yun. Enthalpy liquid. So, yan. Lagay natin dito. So, 2,290. Yan tayo mag-ano. Okay? Okay. So, lagay natin mode 3,2. Okay? Then, lagay natin pressure. Kasi yun yung ano natin. Reference natin. Then, 1.84667. Lagay natin yung ano? Yung enthalpy. 290.78, then 294.09, 09, okay. Then, AC. Shift, stop, regression, then 5. Then, Y bar, yan yung Y bar natin. So, lagay natin dito is 1.8, okay. So, lumalabas, ang natin, H5 natin, is equals to 2.2476. So, kilojoules per kilogram. Ayan din yan. Okay. Kilojoules per kilogram. Okay. So, balik tayo dun sa ano. Ito. So, ito yan. Nakuha na natin si H5 saka si H6. Okay na yan. So, balik naman tayo sa H7. So, si H7, makukuha natin yan by 700 kilopascal. So, pupunta tayo sa 700 kilopascal. 700. Okay. So, saan yung 700 natin? So, nandito tayo sa ito. 26 sa 28. Okay, 700. So, hanapin natin HF dyan. So, HF, ito yun. Okay, yan na yun. Okay, automatic. Ito na yun. Okay, so, reference ulit natin. Pressure. So, shift is that data tayo. Lagay natin yung pressure. 0.68543. Then, 0.72688. And lagay natin yung, ano, enthalpy. So, 235.97. Then, 238.84. Okay? Then, AC, recall. Pero, papalitan natin ito ng value na 0.7. Okay? Then, equal. So, therefore, 236.90, okay, baba natin, okay, and therefore, lumalabas H7 is equals to H8, okay, so, yan yun, HF at 700 kPa, okay, so, ilan, yun yung sa calculate natin, so, 0.9788 kilojoules per kilogram. Okay, so yan na yun. Then next is compute na natin yung mga value. Okay, so value na yun ng M1 muna. M1. Pero since by B1 tayo, so kailangan natin makuha si specific volume at 0.1. So saan na ba yun? Andito tayo sa negative 15. So balik ulit tayo doon. Negative 15, hanapin natin negative 15. So, ito. Interpolate ulit tayo dito. Okay, so ito yung kukunin natin yung Swiss volume, yung cubic meter per kilogram, B4. Okay, kukunin natin yan. Interpolate natin. So, shift start data tayo. Tapos dun tayo sa negative 16 saka negative 14. Okay, then lagay natin dito yung value. So, ito yun. Okay, value niya is 0.12551, then 0.11605, then AC, recall, ulit tayo, pero lalawin natin dito, is negative 15, okay, so lumalabas 12.08, okay, so lagay natin dito, may B1 pala tayo dito, kailangan natin yung B1, okay, so lagay natin dito, B1. Specific volume at 0.1 is 0.1208 cubic meter per kilogram. Okay? So, makukumpute na sa M1. So, since may given tayo na, ano, D1, yung volumetric flow natin, multiplied by M1, multiplied by
specific volume at 0.1, okay? So, lagay natin dito. Ilan yung given natin? 0.016 ba yun? 16 yung given? 15 pala, 15. Okay, burahin ko to. Hindi 15 yung sa given natin, 16 yan. Okay? So, 16 dapat to. Okay, so palitan natin, 16 dapat. Okay, hindi 115, okay? Palitan natin. Okay, so 16 dapat yan kasi naalala ko, 16 cubic meter per second is equals to M1 multiplied by 0.1208 cubic meter per second. Cubic meter per kilogram. So, ayan, kumpitin natin. Okay, so 0.16 divide by 0.1208. So, lumalabas ang value natin is M1 will be 1325. M1 will be equal sa 0.1325. Anong unit? Anong unit natin? Kilogram per second. Okay, so given na, okay na. Nakuha tayong M1. Ngayon si M3 ang kailangan natin makuha. Using mass balance dito sa portion na to. Okay, sa portion na to. Okay, yan. Mass balance tayo dito. So, since alam naman na natin na ang pumasok dito, ito. Tapos pumasok ito. So, portion na to. Pumasok yan, ito lumabas. Ito ay lumabas din. So, lahat ng pumasok is pag-i-equate natin. So, ito, M3 multiplied by H6 plus yung ano natin, M1 multiplied by H2. So, ginawa ko ng ano, kasi may, kanina may consideration tayo dun sa ano, yung sa mga mass. So, isang circuit dito, isang circuit din dito sa portion na to. Ito, isang circuit yan, isang circuit din dito. Okay? So, equal to M3, H3, then plus M1, then H7. Okay? So, makukuha natin dito is M3. So, M3 multiplied by H3 minus H6. Okay? Then, M1 multiplied by H2 minus H7. Okay? So, pwede ba natin ito i-copy? Copy ko na lang. Okay? So, ayan. Ay, hindi na. Huwag natin i-copy. So, kapisada naman natin. Okay? So, lagay na lang natin dito. So, M3 will be equal sa H3 minus H6 is equals to M1 H2 minus H7. So, M3 will be equal to M1 H2 minus H4 then all over H3 minus H6 is equal to 0.1325 kilojoules per kilogram per second multiplied by H2. So, ito yung H2 natin. H2 natin to 419.67. Okay? 419.67. Anong isa pa? 0.67, 14. Okay? 14. Minus H7 natin. Ito na yun. Nakuha na natin. So, 200. Okay? 236.9788. Then, all over H3. Kasi H3, ayan, nakuha na natin dito. Okay? So, ito. Okay. Ito. So, 413. Nalagay na natin, 413 point. Anong unit? 1915. Kilo. Okay, kumaya na yan. Minus lang muna. Okay. Minus yung H6. H6 is 292.2476. Okay, unit yan, kilojoules per kilogram. Ito, kilojoules per kilogram din. Cancel. So, matitira is si M3. M3 will be equal to kilojoules kilogram per second. So, computin natin. So, lagay natin. So, mode on muna tayo. Mode 1.
So, lagay natin dito, fraction, 10.13, 25, quantity, 419.6714, minus 236.9788. Then, lagay natin pa sa baba, 413.1915, minus 292.2476. So, equal to, ang late masyado. Ah, hindi. Mali kasi to. Mali. Dapat may point to 9224.76. Equal to 0.20. Sakto. So, 0.2001. Okay? So, next. Next is yung ano natin. Yung pag-compute ng QE. So, QE, yung evaporator, is equals to M1 multiplied by H1 minus H8. Kasi H1 na M1 natin is na-compute natin as 0.1325 kilogram per second. Okay? Then multiplied by H1, so nakuha natin dito, H1 ito. Ito, ito. 389.63. Okay? 39.63 minus. Okay, correct natin. Tama ba? Okay, tama. So, si H8, 36.9788. 236.9788. 37 ba? Okay, 37. So, ano natin? Close. So, unit niyan is kilojoules per kilogram. Cancel si kilogram, cancel si kilogram. So, equivalent to ilan? Okay, so, 0.13, 25, multiplied by 389.63 minus 236.9688. So, equivalent siya sa 20.2268 kilowatts. So, yan yung Q evaporator natin. Okay? So, next, yung ano natin, yung Q, ay Q talaga, Q-con, okay? Q-condenser. So, ang Q-condenser natin is meron tayong magiging value. So, dito yung condenser, tama? Ito sa portion na to. So, ano yung dumadaloy dyan ng circuit? Ano yung dumadaloy na circuit dito sa portion na to? So, ang dumadaloy dyan is si M3. So, therefore, H4 minus H3. So, M3 multiplied by H4 minus H3. Okay? So, lagay natin dito. Ay, H3 tuloy. H5. Okay? So, H5 is equal to ilan? Okay, M3 natin is 0.001 kilogram per second multiplied by H4. Anong H4 natin? H4 natin is si 432.14 minus si H5 ay ilan? 292.2476. Okay? Close. Kilojoules per kilogram. Cancel, cancel. So, kilowatts na yung magiging unit na ito. So, yan. Input natin dito. So, 0.0221 multiplied by 432.143 minus 292.2476. Okay, so 27 ang Q-condenser natin. So, si Q-con, Q-con is equals to 27.99931 kilowatts. Okay? Ngayon naman, si
power ng compressor natin. So, si power ng compressor, dalawa yan. So, power low plus power high. Okay, ng compressor. So, sa power low, meron tayong M1 multiplied by H2 minus H1. Another one is M3 multiplied by H4 minus H3. Okay? So, ilagay na natin yung value dito. Ito natin ilagay. So, M1 is equal to 0.1325 multiplied by H2. Ano yung H2 natin? So, kung makapansin natin, H2 is equal to ito. 219. Sa 419. Sa 419 point, ilan yun? 19.67. 5.67, 14. Minus si H1, ito rin yun, di ba? H1, so 389. Okay, 389.63 plus M3, 0.20001 multiplied by H4. So, si H4, ito na yun. Ano na? Maka-detailed na, ito na yun. Okay, so 432.143 minus si H3. So, si H3, makukuha natin dito, ayan o. 4.13.19.15. Okay? So, 4.13.19.15. Tama ba? Okay. So, compute na natin. Compute na natin yan. Walang paligoy-ligoy. So, 4.13.25 multiplied by 4.19.67.14 minus 3.89.63 then plus yung natin mass flow rate ay mass 0.2001 multiplied by ano 432.143 minus 413.1951 close. So lumalabas ang ano natin dito, power ng total power ng compressor is equal to ilan? 7.7727. So, dami 7 naman to. Okay? So, yan yung na natin. Okay, so kilowatts. So, yan na yung magiging value natin. So, next is yung COP. COP dito ako na ilagay. So, COP will be equal sa QE all over power total. Okay? Total power ng compressor. So, QE natin is 20.2263 kilowatts all over 7.7727 kilowatts. Cancel si kilowatts, unit less na yun, COP will be equal to ilan? Okay. May natin dito, so 20.2263 divide 77 para 7 pala, 0.7727. So, lumalabas ang ano natin is 2.60222. Okay, so yan yung COP natin. So ngayon si HHR naman, so, or yung heat removal rate or doon sa ano yan, sa condenser. So HHR is equals to ano yung natin Q condenser then yung ano natin yung dun sa heat rate removal, so therefore, yun yung sa QE. Okay? Sa ilan yan? Sa ilan? Ilan ang na-remove natin dyan? Heat rate removal, so 20.2263 divide by 7.7727. Okay? Sa ilan yan? Okay. So, 20.2263 ba? Okay. Divide 7.7727. So, lumalabas 2. COP din to. Wait lang. Compare ko lang. Okay. So, continue natin. Bakit parehas sila? Kasi itong value nga pala na to is mali. Okay, so mali ito. Okay, so hindi ito yung value nyan.
Maka ito dapat 27 yan. Kasi Q condenser eh. Okay, so lagay natin dito yung condenser. So ilan yan? 27.9931. Okay, so 31. 31, okay? So ilan, bakit nagundot? Okay, so 31 na yan, okay? So dapat lagay natin dito, hindi yan yun. Okay, so palitan natin to. Okay, so 27.9931. So lumalabas ang heat removal rate natin, or tinatawag na heat rejection ratio. Heat rejection ratio ang mismo ano dito. Okay, term. Heat rejection ratio. Or sa ibang ano, sa ibang libro, tinatawag heat removal rate. Heat removal rate. Okay? So, lumalabas, ang sagot natin is 3.6. O, HHR. HRR is equals to 3.6015. So, ayan. Ayan na yung pinaka-value natin. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo dito sa ano natin without using superheated table. Hindi natin ginamitan ng superheated table. Ginamitan lang natin ng saturated table. Okay, so lagay natin dito using saturated table. Kasi masyadong mataas na yung ano natin, saturated table. Okay. Masyadong mataas na yung condenser natin, kaya ginamit natin is yung saturated table ng Ashrae. Okay, so ito pa pala, may pahabol pa ako para mas maging ano, makatotohanan yung ano natin. So gamit tayo ng cool pack, okay? So gamit tayo ng cool pack. So ito. So i-prove lang natin na tama yung answer natin. Okay, so ilagay natin dito, ang refrigerant is R134A. Okay? Okay? Then, okay, ito na yung refrigerating capacity niya. So, ayan na siya. Okay, ba't naglumabas? Okay, so lagay natin dito yung mismong ano niya, yung mismong ano natin. Okay, okay, let us continue this ano. Okay, so gumamit tayo ng cool pack, which is the software for refrigeration. So ang ano natin dito is R134A. So ang gagawin natin is i-input natin yung mga value. Okay, so input muna natin yung value. Doon muna tayo sa pinakamataas na cycle. So unang circuit, itong ano natin, so ito, itong first circuit natin na 1,800 saka 700 kPa. So lagay natin dito, okay, so ano-ano niya, temperature evaporator, wala tayo temperature, yung in terms of bar tayo pressure. So lagay natin 7 bar, kasi 700 kPa yun. Then condensing pressure, pressure natin is 1,800 kilopascal. Ilalagay natin is 18 bar. Okay, so 1,800 divide 100. Okay, and then draw. So, ayan yan. Okay? So, dinraw na natin. So, show input. Okay, yun yung mga natin. Okay? Then, another input ulit tayo. So, mag-input tayo ng ano, another input tayo. So, input naman natin yun dito sa second cycle. Okay? Second cycle, itong 700 kPa saka negative 15. Okay? So, lagay natin dito. Yung temperature natin dito is negative 15. Evaporator. And then, magiging condensing natin is in terms of ano, anong ano natin. Lagay natin is 7 bar. Okay? Bar pala yan dapat. Okay? 7 bar. Okay? Then, draw. Throw natin. So, ito na yung mismong, ano niya, mismong, tawag doon, drawing sa pH diagram. Okay, cycle 1 and then cycle 2. So, yan yung sa intermediate pressure natin. Okay, kasama na. So, ngayon, i-check natin yung mga value niyan kung tutugma doon sa mga value ng enthalpy. Okay, so, show input tayo. Show input. So, cycle in po.
And then, ilagay natin dito yung, eto, nandito tayo sa cycle 1. So, cycle 1 yung mataas na, ano, na pressure, CP condenser, saka si intermediate. So, kunin natin yung input dito. Okay? Point 1. Pag-compare natin, itong si point 1, yun yung tinatawag H5 natin. Ay, H3 natin. Okay? So, punta natin dito kung tutugma siya dito sa ano. Okay, punta natin sa H3. Okay, so sa H3, na-compute natin, ang H3 natin ay ilan? 413.1950. So, yan, tandaan nyo yan, yan yung nalumabas. So, ito naman yung na-compute natin. Okay, 411 naman dito. Okay, so 411, medyo layo lang siya, pero mas accurate yun sa atin. Okay, kasi ginamitan natin siya ng thermodynamics, okay, ng properties. So, ito ginamitan din, kaso may mga consideration dyan na medyo maliliit, okay. So, ito rin yung 26 yung temperature, ano natin. Okay, lagay natin dito. Okay, so punta tayo doon. So, 26, hanapin natin yung 26, saan yung 26 na yan. So, ito yun, 26.7 yung TG2 natin. Okay? Dito naman, 26.7. Okay? So, medyo, ano siya, medyo magkaroon nga ng discrepancy kasi 19 dito, 0.3 naman dito. Nag-interpolate tayo. And then, next is yung H4 natin. So, si H4 na lumalabas 432.4113. Dito naman, 430. So, 430. So, 2 din. 2 difference dito. Dito, 2 ang difference. 2 difference din dito. Okay, pero okay lang yan. Walang problema. Pero, eksakto pa rin yung sagot natin. Okay? Then, next. Next naman, si H3. Okay? Si H, si H4. Pero yun, 292.19. Okay? So, H5 yan. Okay? So, dito 24, dito 19. Yung dulo, okay, yung decimal. Pero, 292 pa rin, di ba? 19. Ito 292.19, okay? So, okay, the same pa rin. So next na tayo, next na. Next tayong info. So, doon naman tayo sa info na 2. Okay, wherein meron tayong yung ano, intermediate pressure and then yung evaporator, okay? So, ilagay natin yung coordinates. Ulit. So, lumalabas dito, ang H1 natin is 3888. Pero dun sa nakuha natin, base dun sa nakuha, ito siya. 389.63. So, may discrepancy pa rin, pero halos lapit lang. Okay? So, walang problema dyan. So, H2 naman is 419. 419. So, 1 point dito, ang difference, dito 1 point din. Dito naman, 19 dito, 419.67, dito 418.18. So, 1 point din ulit yung discrepancy. So, walang problema kasi kung kukunin mo yung difference nito, ito, 29 dito. So, it means dito sa ano natin is 30. So, 30 ang difference ng work niya, tama? Yung work na compressor. So, walang problema dyan. Okay lang yan. Then, next is yung pakuha ng, ano natin, ng H8. So, si H8, kung mapapansin mo, H8 ito, di ba, 236.9788. So, dito, 236.74. Okay. So, halos may, ano sila, may discrepancy na 0.2. Okay, 0.2. So, walang problema dyan, pero at least, napakita natin na tama yung sagot natin. Okay? Okay. So, okay lang. Tama na yan. And then, ano pa ba? Yung V1 natin. Okay, kung papansin natin, ang V1 natin dito ay sa negative 15 is 0.1199. Dito, ang nakuha natin as per interpolation, so ito yung nakuha natin, nakuha natin si 0.1208. Mas tama tayo. Tapos ASHRAE table din yung ginamit natin, pero ito ASHRAE. Pero hindi ko lang sure kung updated yung ginamit nila. So, okay lang kung ano, parehas lang rin makukuha natin dyan. Okay? So, parehas yung COP, 6.28. Dito naman,
5.05. Okay? Okay, so parehas lang rin yung makukuha natin dito. Okay, so thanks and then God bless. Hopefully may mga natutunan kayo dito sa ano ko, sa problem natin for today for 2 compressor and 1 evaporator. Okay? Thanks and then bye-bye. Okay.